Now, ayan. O, President Duterte himself called the shots with his previous statement backing police brutality, impunity in the country. Oy, wala naman sinabing ganyan. Imbento ka naman. Ito ang pahayag ni Gabriela, Representative Rosas, kaugnay ng pamamaslang ni Uli Senior. Okay, taon-taon tampok ang pamamaskong handog sa mga pamilya ng kaliwat kanang pagpatay, bla 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 bla. Wala ka kwenta-kwenta pinagsasabi mo. Walang kinaugdayan niya sa sinabi ni Pangulong Duterte sa pagpugsa ng droga. Yung giniyang issue niya sa Tarlac na yan, wala akong kinaugnayan doon. Tumaimik ka nga dyan, wala kang alam. Nag-iimbento ka lang. Imbento! Ang tawag sa'yo, inventutay. O ikaw naman, Pans Castro. This is not an isolated incident. Bakit? Alam mo? There's a systematic and chronic abuse of power in the police and military. Sige nga. O, sinong gusto niyo mamahala ngayon? Oh, abuse of power daw ng police and military. The Duterte administration cannot deny, especially when shoot to kill orders from straight from the ang shoot to kill order, madam, te, makinig kang mabuti. Eh, yun yun sa mga kriminal. Hindi ho dun sa inosente. Sige. Itadown ko tong channel ko pag meron sinabi si Pangulong Duterte na shoot to kill order sa mga inosente. Sabihin niyo, merong binanggit si Pangulong Duterte pero wala naman kayong mapakita. Inventutay! O ito naman si Ilago. Oh. Ay, giniit ni Ilago. Isolated case sa pagpatay ng mga... The police killing of Sonia and Frank Gregorio is not an isolated case. Pare-pareho sila ng tabas ng dila. Halata nag-uusap. Kwentuhan siguro ito. Paano natin ipopropaganda? Magaling tayo sa propaganda, di ba? Ipopropaganda natin ito, ha? Kaya talaga ito mga ito. Halata. What about the 1,000 more unresolved tokang... Ano kinaugdayan tokang killings dyan? Dagdag ng pamamaril kay Carreragos na... Hoy, Ilago, gumamit ka nga ng brain mo. Huwag lang puro dinadaan mo ako sa pagka-singkit-singkit mo dyan, ha? Umayos ka. Myra Rose Lisan, pahabol, pinainit ni Google ulo ko. Oy, salamat. Di makapay kanina. Makapay kanina, pahirapan sa verification. Salamat. Thank you very much. Ibentuta ito si Ilago na kesyo, pati tok. Wala namang kinaugnayan yung tokang killings, eh. Ito ay pamamaril ng isang taong nag-init ang ulo at dinimonyo at nagdidimpaningin at pinatay ang inosente. Ang tokhang, kinakatok-katok sa bahay, tinatanong-tanong, oh, may droga ka ba dyan? Nagbibenta ka ng droga. Paano naging tokhang yan? Kinatok ba sa bahay at tinanong niya, oh, may benta kang droga dyan? Baka ang didig mo, droga, hindi droga, buga. Buga ang may daladala, yung bata, hindi droga. Ikaw naman mali-mali ang dinig mo. Pambira ka naman, Ilago. Kung ayaw ninyo police o militar na mamahala, anong gusto ninyo? Sinong gusto ninyo mamahala? NPA? Tinatanong ko lang, ha? Ito'y tanong lang naman. Kung ayaw nyo police, ayaw nyo militar, sino pa ba may hawak ng baril? O diba mga NPA? O ito mga NPA ang gusto ninyo humawak ng mamahala sa ating bayan? Ilago naman, masyado ka naman ng bobola ng mga tao, Ilago, ha? Tokhang kita diyan, gusto mo? Puntaan ko sa bahay mo, katok-katok kita diyan. Katokin kita, katokin kita, sabay ko. Tok-tok-tok! Anya ko ba, si Ilago? Nandiyan ako, bakit? Gusto kong katokin yung otak niya. Kasi yun, nabaraho ata. Parang di ako nag-iisip. Parang hindi na makagalaw-galaw, hindi na tumitibok. Diba yung utak, tumitibok-tibok yon. Para ho atang na-stuck yung otak ni Ilago. Kaya gusto kong katokin ho. Kaya ako, ang tawag ko dito, tokhang. Nakatok ko yung kanyang ulo. Pambira naman to si Ilago. Oy, Ilago, umayos-ayos ka nga. Baka sabihin mo, ayaw kong hingin yung ano mo, panig mo, ha? Ang tagal na kitang pinaiimbitahan kay Pay para ma-interview dire. Ayaw mo daw. Wala kang panahon. Kung ayaw mo ng Zoom, pwede kitang puntahan.
Wala pa akong date sa 24 tsaka sa 25. Puntahan kita dyan sa inyo, katok-katokin kita. Pero magdigdigos ka muna, ha? Kung mag-interview ka sa akin, siguro din mo magdigdigos ka. O, ito naman si Kulamat. Oy, Kulamat! Grabe itsura ni Kulamat, oh. Itsura pa lang. Itsura pa lang, oh. Ito ang reaction ni bayan mo na Representative Kulamat sa pagpatay ng isang pulis sa mangina sa Tarlac. Ginawa ng normal na mga kapulisan na mamaril ng mga sibilyan na hindi naman dapat barilit. Hindi dapat palampasin na walang investigasyon ng karapatang parusa sa kanila mga karunduruman lang ginagawa ng ganitong krimen. Eh, tingnan mo naman ito si Kulamat. Kulamat! Ano sinasabi mo walang investigasyon? Hindi dapat palampasin na walang investigasyon. Nakakulong na nga eh! Ano ka, wala na namang internet dyan sa bundok? Ano na ba kasi ginagawa mo dyan sa bundok? Baba-baba ka rin minsan, ha? Representative ka, binabayaran ka ng taong bayan at sa lalaga sa kabundok. Hindi mo alam yung balita. Kinabukasan pa lang, sumuko na, nakakulong na. Sinampa na kagad ng kaso. Ano sinasabi mo dapat imbestigahan? O, wala kang internet dyan sa bundok? Alam ko may internet dyan sa bundok. Kaya nga may mga nahuhuling may laptop dyan at saka may cellphone. Anak ka ng ano, ha? Kainis ko, kakainis eh. Yung parang, oh, dapat imbestigahan yan. Te, huli ka sa balita? Ha? Nung pagkatapos ng viral, sumuko na agad yung police, tapos, kinasuhan na agad, nakakulong na, meron na siyang mag-set na ganyan, gay on. Oh, tapos sabihin mo, oh, wala, kailangan imbestigahan. Ano to? Ay, namatay yung ano ko. Ay, sira na yung ano ko, laptop kong isa, oh. Wala na, sira na. Kaya wala tuloy tugtog. Kasi ikaw eh. Ikaw Kulamat ka, Kulamat. O ito, next, after ni Kulamat. Ito. Gaite. Ayan o, ay grabe, nag-English si Kuya. It's quite perplexing that the retired administration uses all forms and surveillance such as CCTVs and other electronics devices, ordinary people, but when members of the police or military are directly involved, then it becomes tricky without the video. Nanay Sonia and Frank Gregorio would perhaps have been labeled again as nanlaban. Woo! Ang gagamit ko yan naman. Wala namang gayon. Imbinto ha. Nag-imbinto ka naman. Nag-imbinto ka naman ng istorya mo dyan ha. Oh, dali. At naknang. Nasira na natulo yan tong ano ko. Anyari. Dali. Ay. Ay, wala na tugtog. Joy La Madrid, salamat po. Loko to ah. Ayun na. Anyway, oh, yun na nga, sinabi nito ni ano, oh. Kasi ganito ho yan, okay? Bibigyan ko kayo ng context. Joy La Madrid, salamat po ah. Bibigyan ko kayo ng context. Okay, kasi oh, tinanong etong si Sinas. Ito yung meme ni Sinas para alam ninyo. Ayan. Ay, mali. Ito pala, sorry. Ayan. Delikado ang pagkuha ng litrato at video ng mga krimen. Sinas. Ito ah. Ito yung quotation. If I may suggest, kung may mga ganong incident we just witnessed at saka huwag na tayo mag-interfere lalo na sa pag-arm or dangerous yung suspect. Hindi magandang idea ang pagkuha ng mga litrato at video sa mga kahaganapan ng krimen, pahayag ni Sinas. So parang, ang dating nito, pag binasa mo, actually nag-send sa akin ito, tinatanong niya, totoo ba na talagang pinagbabawal o ano? Kasi ganyan ang dating eh. Parang sinasabi ni Sinas, bawal mag-video ng mga kapulisan. Hindi yan na sinabi niya. Yan lang yung headline o meme. Pero pag tinignan mo yung buong article, ayan ang artikulo, ayan ha.
ang linaw niyan, ang context niyan, okay? Dahil alam naman natin na si Sinas eh Bisaya, siguro hindi niya ma-express lang ng diretso, okay? Ito ang sinabi niya, oh. Ito ha? Wait lang, wait lang. Ito yung keynote, I think nasa mga tao po yun sa mga witness na kumukuha ng video and photos. I will not advise because very tricky yun. Baka mamaya kumuha ka ng video tapos mapagbalingan ka. Ang sinasabi niya, ito, next. Kung yun lang ang quote mo, uy, parang alanganin yun, pinagbabawal ni Sinas. Pero ang sinasabi niya ay ito, may dagdag na hindi niya sinama dun sa headline. If civilians really want to take photos and videos, they have to make sure that they are far from the crime scene, Sina said. Sa madaling salita, ang sinasabi, kung magbibideo kayo, mag-ingat kayo. Kasi baka mamaya, yung pulis na mainit na ulo niya, okay? E biglang pagbalingan ka, nakita kang nagbibideo, bariling ka din. Yun lang naman, concerned pa nga si Sinas eh. Walang problema kung magbideo ka, lumayo ka lang. Para bago ka tamaan, medyo makailag-ilag ka pa. Diba? Yun lang ang point ni Sinas doon. Hindi naman ibig sabihin, eh huwag ka nang kumuha ng video. Ang sinasabi lang, mag-ingat kayo. Diba? Ang simple-simple, hindi maintindihan. Tapos yung mga comment na ngayon ng mga meme. Siyempre, ang media ganito yan eh. Diba? May ganyan. Ngayon, magtatanong sila sa mga tao, sa mga politiko, sa mga opisyal. O, sabi ni Sinas, mag-ingat daw sa pagkuha ng video. Kung maaari, huwag na kumuha ng video. Ganyan ang tanong. Eh, ito naman si tangang opisyal, sasagot nang hindi niya biniverify yung question. Maraming ganyan opisyal natin, tatanga-tanga. Yung may magtatanong na media na yung pagka-tanong ng media, eh sablay. Pagtanong ng media, eh misleading. Yung tanong ng media, hindi kumpleto. Biglang ikaw, dahil official ka, tatanga-tanga ka, gusto mo lang umepal, sagot ka lang din. O yung sagot mo, mali. Bakit? Yung tanong, mali. Diba? Wala naman sinasabi si Sinas, o wag ka nang kumuha. Ang sinasabi lang ni Sinas, mag-ingat ka. Delikado yan. Siyempre, busit na yung pulis dyan, mainit na ulo, nagdilim na paningin niya, baka mamaya pati ikaw barilin. Oh, alinaw niya dyan no, sinasabi niya, if civilians really want to take photos, they have to make sure that they are far from the crime scene. Diba? Ay nako, grabe. Hina ng braintology ng iba ha. Oh, ito pa. Ay nako.